Magandang araw! Ako nga po pala si Adran. Ang gagawin natin ngayon ay magkakapit tayo ng butones na may 2 holes, 4 holes, at shank. Sa gawain ito, kailangan natin ng sewing box na may mga laman na gamit sa pananahig. Ruler, bunten, ball pen, at ang module para pagsusundan ng ating gagawin. Una natin gagawin ay magkakapit tayo ng 2 holes na butones o 2 butas na butones. Una, kumuha ng tela sa sewing box. At sukatan natin dito na 3x3. Tapos natin sukatin kung tingin naman natin ito. Nakapagkupit na ako ng tela. Ang dalawang ito ay para sa 4-hole button at shank button na ating gagawin mamaya. Ngayon naman, nalagyan natin ito ng marka. Ilanda na rin natin ang butones, sinulid, at karayong. Kunin ang karayong at doble ng ipapasok na sinulit. Ang haba nito ay mula dulo ng daliri hanggang siko. Oh, ayan. Napasok ko na ang sinulit sa karayong. Kaya kulay pula ang aking ginamit na sinulit ay dahil para makita ang tahi ng ating button. Lagyan ng buhol. Iikot ang dulo na sinulit sa dulo ng karayong ng 3 beses. Hilain ito pababa. Itusok ang karayong sa likod ng tela. At inusot ang butas ng butones. Itusok uli ng paibaba. Lagyan ng astile sa ilalim ng sinulit sa ibaba ng butones para hindi kaano kasikip. Ulitin ng 5 beses ang pagtatahi. Thank you.
Butones. Ayan. Paikutin ang sinulid ng dalawang beses sa ilalim ng butones. Dalawa. At ibuhol ito. Ayan, nakapit pa na ang 2-horse button. Ikapit naman natin ang 4-horse button. Kumuha ng tela na may sukat at 3x3 at markahan ito. Kumuha ng karayong at sinulid na may haba na hanggang siko. Ito sa karayong. O ayan, alagay ko na ang sinulid sa karayong. Lagyan naman natin ito ng buhol. Una, iikot ang dulong bahagi na sinulid sa dulong bahagi ng karayong ng 3 beses. Sa 2, 3. At tatakin ito pababa. Sa butas ng butones. Itusok uli ng paibaba katapat ng butas. Lagyan ng aspile ang ilalim ng sinulid sa ibabaw ng butones para hindi kaanong masikip. Ulit-ulitin ng 5 beses ang pagtatayi sa mga butas ng botones. Kita natin na pa-X ang pagkakatayi ng botones. Pagkatapos, alisin ang aspili at iikot ang sinulid sa ilalim ng botones ng 2 beses. Ayan. At ibuhol ito. Tingin naman natin ito. Ayan, nakapit na natin ang 4-hole button. Ngayon naman, magkakapit tayo ng shank button. Kumuha ng 3x3 na tela at marka nito. Kumuha ng karayong at toblin ang sinulid na gagamitin hanggang siko ang sukat nito mula sa dulong daliri sa kamay. At kapitin natin ito. Kapit ko na ang sinulid sa karayong, ibuhol naman natin ito. Iikot lang natin ang dulong bahagi na sinulid sa dulong bahagi na
salita pababa. Yan. Itusok ang karayong sa likod ng tela. Ilusot ito sa butas ng shank button. Itusok alit sa ilalim. Ulit-ulitin ang pagtatayi ng 5 beses. Sinulid ng 2 beses. Sa 2. At ibuhol ito. O, ayan. Nakapagkabit na tayo ng shank button.